welcome. Last days of December. Good morning, guys. Yes. Morning. Good morning. Good morning. Ayan, ako. Sige, magpakilala muna kayo isa-isa at bumati na rin kayo sa ating Showtime Onliners. Let's start with Kelsey. Ayan, hello po. I am Kelsey Palileo and I am the vocalist of Last Days of December. Yes. Hello, I'm Sandro Torres. I'm the bassist. Hello, mga Showtime Onliners. Hello, David Hoffer, drummer. Next is Stephen. Hello, Stephen Texon. I'm the guitarist of Last Days of December. Ayan, morning. Nagkakilala morning. Na tayo lahat. Kami nga pala ang mga Showtime Online U host. Kamustahan muna tayo mga brother at mga sister. Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayong quarantine? At ano yung mga na-discover nyo sa sarili nyo? Start tayo kay Sandro. Well, ang pinagkakaabalahan namin is yung mga songs. Yung magawa din kami ng mga bagong songs. So, lalo natin sisikat din ang araw kasi maraming ay nawawalan ng pag-asa dahil dito sa pandemic. So, ginawa namin yung kanta na to para bigyan tayo lahat ng pag-asa. Matatapos din itong pandemic at sabay-sabay tayong babangon. Correct. Mm-hmm. Si Stephen. Mapansin ko lang yung ano, yung background ni Sandro. Ano, parang studio. Nasa studio po ba kayo ngayon? Yes, dito kami nagre-record ng mga kanta. Ganda, no? Kala ko virtual. Ang ganda ng setup. Okay. Si Stephen naman, anong pinagkakabalahan mo? Yes, tulad nung sinabi ni Sandro, gumagawa kami ng mga new songs. And aside from that, syempre, during lockdown, naka-work from home naman ako. Kinuha ko na rin yung chance para makapag buo ng YouTube channel ko. Oy! Vlogger ka na rin ba? Vlogger rin! Ano pong tawag nyo sa mga viewers? Guitar tutorial. Guitar tutorial. Mga may hilig mag-gitara, dyan kumukuha, no? Mm-hmm. Si David naman, ano pong pinagkakaabalahan nyo? Puro pagkain ako ngayon eh. Tsaka syempre, listen to music. So, lockdown talagang wala kayo bang pwedeng gawin kung di pagsilbihan yung family mo. So, luto-luto, ganyan. Saya. Wow, at na puro pagkain po kayo, ha? Hindi kita hindi na kasi, ayun yung nagiging bonding ng family, no? Yung road trip talaga. At saka aminin nyo, kapag ka walang masyadong magawa, pag naboboard ka, parang gusto mong umuya ng umuya. Correct. Ang gandang lifestyle naman nun, Ana. Ano yung wala ka lang magawa, kakain ka. Ang gandang lifestyle. Okay, kay Kelsey naman tayo. Ako naman po, ayun din po, work from home, tapos mas nagbe-bake na po ako ngayon since lagi lang po nasa bahay. Tsaka po, ayun po, katulad po na sinabi nila, gumagawa po kami ng bagong music. So ayun po, sana po supportahan din po ng viewers namin yung mga upcoming music namin. Pero matanong ko lang, pag gumagawa kayo ng music, through Zoom o nakikita ba kayo? Pumupunta kami actually doon sa studio ni ganun. Yes. Kay lahat, okay. Mm-hmm. Pero kasi may iba kaming process sa pag-create ng music. So si Sandro muna dahil nasa kanya yung studio. Mm-hmm. So he would create the demo na sa aralin namin para when we perform live, at least alam namin yung structure ng song. Mas madali ngayon because meron kaming studio sa Santa Mesa. Mm-hmm. Yes. Pero ito, may tanong pa ako. Paano naman kayo nag-a-adjust dito sa new normal as a musician? Start tayo sa vocalist na si Kelsey. Ayan po, ito po ginagawa namin since usually before may mga gigs po kami talaga in person. So yun, nakakamiss po talaga yung nasa stage ka, tapos nasa bar ka, ganun po. And ngayon po, since hindi nga po pwede dahil sa pandemic, ito po sa online po kami nag-gigs and nag-release po ng music. Si David naman. Yeah, ganun din. Kasi ako yung isa sa mga task ko as a band member is to get gigs eh, yung dati. Marami kami na-cancel ng gigs before the lockdown. So ngayon medyo bawi-bawi kami pag may opportunity online. Sige lang, go lang. And then good thing, pasok naman sa schedule namin kasi work from home lahat and it's Saturday today. So may time. So nandito kami ngayon. Mm-hmm. Pero David, matanong ko lang ah. Hindi ko alam kung pwede mo sagutin to. Pagka naiimbitahan ba kayo sa online gig, may bayad ba yon o free lang talaga? Well, yung mga guesting niyo. Yeah, well ngayon ano lang siya, free lang siya just for fun. Okay. And everybody's enjoying it. And saka yun naman, syempre, wala din masyadong magawa. So, may internet naman, edi go lang.
Tsaka malaking bagay din yun kasi di ba napopromote yung banda and napopromote yung mga latest single, di ba kung meron. Kasi yun naman yung importante. No? Yes, para sa atin din yan eh. Kasi bawal tayong mamatay yung career natin, yung iniingatan. Mm-hmm. Para pagkulit pandemic, nandun pa rin. Kilala pa rin tayo ng tao. So, actually, parang mas napapansin niya kasi kami ngayon kaysa dati kasi noon audition pa kami, audition pa kami, ngayon may video na lang, mag-submit kaming video ng ganyan. Parang naging advantage pa yung pandemic para advantage sa inyo. Pa. Mm. Yes. Si Stephen naman, paano ka po nag-a-adjust sa new normal? Sa amin, ang adjustment naman aside from yung nawala yung mga gigs, syempre yung mga fragment, bihira na lang kasi bihira na kami pumunta doon sa studio. Ginagawa namin, nag-online kami. Online na lang yung praktisan nyo, no? Si Sandro, si Sandro parang nasa kanya lahat ng equipment eh. Malaki ang share? Malaki ba ang share ni Sandro? Malaki ang no? Malaki ang, kumalaki sa kanya yung mga TF sa kanya, nasa kanya napupunta lahat. Yes. Ikaw, Sandro, paano ka nag-a-adjust? So yun nga, kasi nga bawal nga yung jam, so ang ginagawa namin, nag-online jam na lang kami. Para at least yung hindi namin makalimutan yung songs, saka hindi kami kalawangin yung mga skills. Mm-hmm. So, yun.